morning mga kapudi. Ngayon magkakambas po tayo ng kubo na ilalagay po natin sana sa fish pan o sa aming mini farm. Magtatanong muna po tayo kung magkano. Ah, si kuya. Asa si kuya? Wala ba dyan? Yung kasama ko yun. Pasama ko pangulo sa school. Si ano pangalan na? Jobel. Ha? Hindi, yung matanda. Yung pangulo doon sa school. Nakasama ko yun doon. Naboto kami. Jobel nga po. Yung mayroon. Yung matanda. Ano? Parang batang-bata ang pangalan. Bakit ba? Eh, magkakambas kami ng tubo. Yung, ayun lang ba yung ginagawa niya? Order po lang yun eh. Order? Oo, kasi ano, yung ang pagkagawa sana namin. Magkano ba mga kubo nyo, yung mga design? Meron ba kayong feature dyan? So, yan po yung kanilang mga hawayan na ginagamit sa paggawa ng kubo. Titingin daw po ng kubo. May mga picture kayo na nagawa nyo na? Titingin daw po ng mga picture. Ano kasi kubo? So yan mga kapudi, meron silang kita ba sa picture? Ayan. I-sint mo lahat yung may parang. Ayan. Meron silang mga design. Ngayon sisend na lang nila sa akin sa messenger. Ano yun? Baka yung call. Pampapaya? Yung po, yung design nyo na yan. Walang pintana. Ay! May bintana po yun na sa araduhan. Ay, ganyan lang, open. Pag may pagsala lang tirupin lang siya. Pag may kwarto po, may ano po siya. Ay, yun ang may bintana, yung may kwarto. Yun yung port. Ganito ate, o yan. May harang po lahat yan. Ito lang po ang bukas pintuan. May pinto din po. Pero may pinto din yan. Opo, may doorknob din po siya. Tapos may kusina na ba yan? Kasama na, hindi? Kasama na po yung sala at may lababo. Kumbaga, parang isang buong bahay, ganun. Yun yung 48,000. Ano po? 58 po. Ah, 58,000. 6 by 16. Parang kanina 48,000 yun? Yun po, 14 yun. Ang haba niya, yun pang 48. 6 by 14. Iba-iba pong size sa atin. May 12. Depende po sa size. May 12, 14, 16. Parang namahal ata. Doon kasi sila. Eh, ano yung ano nyo? Yung medyo lowest lang na presyo? Meron pong, ano po, 38. 38? Ang pinakamalit kong mga kubo na may kwarto, 35 po, 6x8. Tapos po, sunod po doon, 6x12, 40 po. May kwarto po yun, yung... Ay po, may kwarto na po. Pero walang bintana. Meron po. Ah, ilang tao kasi doon kung sabay-sabay? Marami po pag 6x12. Malaki po yun. Ito kasi ating 6x14 na yan. Yung may dingding po siyang ganyan. Di kwarto din po yun. Ito yung hindi pa siya gawa? Opo. Magkani ganyan? Ano po yun? 55 naman po. Iba-ibang size. Ito yung malaki. Habang lumalaki yung magasin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Depende rin po sa kahoy. Wood lumber, wood lumber. Wood lumber po yun. Ah, pwede naman na hindi lang kawayan ang gagamitin. Ano? Talog niya po ako. Oo, okay. Ito, Pogi, yan. Yung nakikita ko na yan, magkano yan? Kasi ate po, makakaalap mo first nila. Eh, sukat yan, alam mo. Ayan po yung kanilang mga kubo. Ayan. Kaya, pangalok mo. Tada! Ang dami kawayan, eh. Grabe. I-send po nila sa akin yung mga design. Nasa cellphone po kasi. Ayan. Tapos tumatanggap sila na doon na ipagagawa mismo sa pispan. Kaya lang sagot daw ng magpapagawa ang lunch at merienda.
andito na po ulit tayo sa mini farm. Ayan, madamo na po, nadamuhan na po siya. Kailan ako napunta? Siyempre, nantay ko muna matapos yung damo, no? Tsaka ako napunta rito. Busy lang po sa bahay. Tapos ayan, nahawa na po nila. Konti na lang po. At nasaransan na yung pwedeng gawing ano yun, panggatong. Ayun si Alog-Alog. Ayun po yung kapatid ko. Tapos dadamuhan po natin itong mga sili-sili. Ayan, nakita po ni Mamita. Sabi ni Mamita, damuhan. Diliga mo na yun. Tapos didiligan po natin. Busy po kasi ako sa pagbablog ngayon sila. Busy po kasi ako sa pagbablog sa bahay, sa luto-luto. Tapos sila Desiree po, si Doktora, at saka yung asawa ko. Ayan, wala pong absent. Nandito sila sa umaga at saka sa hapon. Patuloy na nagahawan. So sabi ko ngayon, may time naman ako. Tapos after ng maghawan dito, luto na naman po ulit. So ito damo lang ano. So ayan, ang dala ko itak, hindi palakol. Lumabas ang matapang at tulungan ako maghawan. Yeah, marami po kasi yung tanim ditong sili. Ito po ay siguro tanim na ni Kuya nung umpisa pa lang. Ay, bakit mo? Uy, kalog-kalog, ano ba yan? Pinapalo mo dyan. Away ka, oh. Batiin mo si Mamita sa Amerika. Ngayon po, hindi na nakakatakot magpunta rito dahil ayan, medyo hawan-hawan na. Tapos nagcanvas na po kami ng kubo na dito na lang po siya gagawin. Plano ko lang po nung una ay kawayan lang na upuan tsaka kawayan na lamesa, tambayan lang. Ngayon nagcanvas po kami, malapit lang po dito sa amin, may pagawaan po ng kubo dito. So, iba-iba po yung range ng size at saka presyo niya. Yeah, mamaya po, ipakikita ko po sa inyo dito. Ipa-flash po dyan sa screen yung mga itsura po ng kubo. Para po kung gusto ninyong umorder, ayan, makatulong naman po tayo dun sa gumagawa po ng kubo. Kasi po, kasamahan ko po siyang pangulo sa school. Ayan, bawat room, merong pangulo. So ako ay pangulo ng grade 2. Siya po ata ay pangulo ng grade 5. Ayan. Pero magkasama kami sa ano, sa school bilang board member. Ayan. Alagaw po dito at saka mangga na naman. Hawanin natin ito, alagaw. Yan po yung ginagamit sa paglalagay ng ano, palaman sa ano, pinaputokang tilapia, pinaputokang bangus. Ayun, may alagaw din dun. Medyo malaki na. Ito, damo. Oh, damo. Ito po ata ay palmera. Wala ko palmera. Yun ba yung namumunga ng ano? Bunga ng nga ba yun? Kasi ito yun, may sili na naman. Maraming sili. San? Sabi mo, malaki. Ay, ito pa, oh. Kaya lang may kahoy. Bakit ito, tanggalin ito, yung pinagtawasan ng ano? Nagtabasa ng bayabas at sanga ng mangga para ano, mabigat siya, hindi ko kaya, panlalaki lang yan. Ito alam ko, duhat. Ay, hindi duhat. Lagi ko ba daon ng kay Mito? Palagay ko duhat to. Duhat. Ewan ko lang din pag namunga po. Ayan, ako namunga ng pandilig. Ay, dito. Maganda raw maglagay ng kubo sa may mangga.
Kung pwedeng doon na lang, ayun. Doon na lang kasi, yun, yung pinagkulungan ng baboy, pwedeng gawing CR at saka kusina. Pag dito kasi, o kaya ayun, doon, oh. Doon. Doon, huwag sa gitna kasi para yung gitna, pwedeng taniwan. Pangit kasi pagka sa gitna ang kubo, iikot-ikot pa tayo doon. Yun, sa gawin na yun. Yun nga, doon. Huwag dito. Gusto nga malapit sa mangga. Doon na yun, doon. Ito po dati yung mga tanim dito. Pero ngayon nilagyan niya, nila po uli. Ito yung dati nilang tinaniman, no? Napabayaan lang kasi nga po na ano na damon. Ngayon, sinalinan mo na ba yan? Ayun, nilagyan niya po yung sili. Meron siyang ibinihi mo ba yan? Ayun, bininhi. Hindi po pala binili. Ayun, dinala na namin dito. Yung poso. Ayan, inuukay po yung EPC daw eh. Ano, naka vlog pa ba? Ayan. Oo, sinasama naman sa vlog. Bakit? O, kumamay ka. Ayan, para po sa mga single dyan. Ayan, single po si kuya. Oh. Ano masasabi mo? Kumamay ka kay mamita sa Amerika. Kahit single, ma'am. Basta yung maibigan ko at bago gustuhan ko lang. Ayan po, nagdidilig kami ng sili. Gumawa po si Mister ng maliit na balon doon sa papis pan. Para kahit hanggang wala pang poso, may makukuha na ng pandilig. Doon po yung balon. Natutuwa lang kasi napakaliit ng puso ng saging. Siguro po yan yung tinatawag na senyorita. Siguro lang po, ayan. Kasi, ang liit niya eh. Hindi naman pwedeng sabihin bonsai. Kasi yun oh, liit ng maliit pa yung bunga. Ayan, mga bunga na po tayo ng... At ngayon, kung medyo nahawa na po, ayan, maganda na po ngayon i-view sa taas. Kita na po yung... mga mangga, ayan, napakarami ng bunga ng manggang apple. Apple po ba yun? Ah, Indian mango. Ayan, dami oh, hitik na hitik. Sana lahat magtuloy. Ayan. Tapos yung nandito, dami na rin. Medyo malalaki na kumpara po nung huling punta natin dito. Nung punta natin, medyo bubot na bubot pa. Ngayon, ayan, pwede nang kainin na ganyan. Nung araw, sasaw-saw lang yan sa asin na may sili. Tapos hatiin sa gitna, kahit may balat pa, tatanggalin yung buto. Kinakain na namin yan noong araw. Dito ko po, dito po namin plano maglagay ng kubo kasi ito na po yung pinakamataas na part dito sa lupa ng aming mini farm. Kasi doon po sa banda doon, malalim pa po yun pag baha, lubog, hanggang bewang. Ito po yung medyo mataas tapos, sabi ni mamita maganda raw malapit sa puno kaya tama itong puno ng mangga. So tama-tama, may puno ng mangga rito. May puno ng mangga rito, nakagitna siya. At ang view, malapit sa bukid. Ayan, bukid ng bukid na. Ayan, para fresh air. Ayan, kahit pa paano pala, meron pang fresh air dito. Kahit na doon sa gawing harapan ay may pabrika. Ay, ba't pinatay mo yan? Eh, kunin natin usbong. Ayan, kukuha po tayo ng usbong ng talbos.
Masarap po yan igataan. Meron akong gata sa rep. Tapos meron kaming naka-stock doon na tinapa. Tinapang isda. Ito po, ginagataan to sa Bicol. Tutubo eh. Bakit kailangan mo panghantayin tumubo? Dapat. Kaya mo nang lumago. Sayang naman. Pwede pa kaya itulos to. Ito mga kapudi, ewan ko kung sino nakakaalam nito tsaka nakalakihan nila, no? Paano ba yun? Yung gagawing quintas to, babalatang gano'n, tapos ano ba yun? Hindi ko naalala. Ba't ayaw? Ah, yun. Ayan. Gagawing bracelet tsaka quintas. Ayan. Ginaganyan lang po namin nung araw pag naglalaro kami. Ayan. Nakita nyo po. Tapos ito puputulin. Oh, yan. Ngayon may kwintas na kami. Pero dapat po ata dito sinimulan sa taas. Tapos yan nakaganyan yan. Yan. Kaway-kaway po sa mga nakakaalala ng mga ganyan laro noong araw. Tapos ito pwedeng gawing bracelet. Pagduduktuhin lang na ganyan. Tapos noong araw, ang laro namin ang lutulutuan, ang ginagawa naming kalan at saka mga kawali ay putik. Kaya po siguro nung araw ang mga tao mabubulate, yung malalaking bulate sa tiyan. Kasi syempre po sumisiksik sa mga kukukuko yan. Tapos lumulusok kami sa putik. Update po tayo sa ano yan, Madre de Agua? Oo, di ba? Ano ba? Oh, Madre de Agua. O, di ba? Naalala ko. Ayan, Malaguna. Yan po yung binili ni Mamita kay Ka-Farmer. Ayan. Malaguna. Pwede nang kainin ng kambing. Ayan. Madali nga pala siyang lumago. Pwede mo pa itanim dito yung inusbong mo dati doon sa gilid ng bahay. Ha? Para mas madali siyang lumago. Ayan mga kapudi, mahihilog na yung palay. Siguro by April, kalating linggo ng April, ayan, aanihin na at hopefully walang bagyo, kawawa naman ating magsasaka. Ilang bagyo na yung dumaan at sinamaan yung palay. Noong araw dito pagtuyo na tag-araw, dito kami nagbabalibol. Tapos nagtatumbling kami sa ano, yung ginikan. Ayan, doon yun ang ginagawa namin, jumping. Ano tawag doon? Yung nagba-bounce? Trampoline. Trampoline. Trampoline ba yun? Ayun, doon kami, yun ang trampoline namin nung araw. Talong-talong kami doon, tapos tumbling kami pababa. Pero, pagdating ng hapon, ayan na, napakakati sa katawan. Lalo pag naligo. Ha? Pag naligo. Bago maligo. Pag naligo, malas, mas makati. Oo, makati sa katawan yun. Pero, dyan talaga ang buhay bukid, no? Yan. Yan. Nagaharangan taga kami dyan. Tumbang preso. Layo. Ayun o. Hello, ka-farmer! Hello, mga kabadi! Tropang bukid ay, tsaka tropang uling. Ayan, medyo malayo sila pero ayun, tanaw na. So, ayan, tuturo ako po kayo mamaya since na natagpas na yung iba. Gawa po tayo ng ginataang talbos ng kamoting kahoy. Dapat dito nalbos ng daging. Dami pala dito pwedeng tanggatong. Eh, total. Nauni na rito. Tingnan natin kung may bunga. Pero parang wala pa naman dahil bata pa siya. Kulang sa puwersa. Ay! Tutubo pa yan. Babakot lang natin. Sabi nila, pagbaliktad daw ang tusok ng kamoting kahoy ay nakakalason. Hindi ko lang po alam kung totoo or maaaring yung lupang pinagtaniman ay kontaminado.
Contaminated. Ha? Contaminado. Contaminado, contaminated. Contaminado. Conti. Ta. Contaminado. Oo. O, edi. Edi tayo na nabubulo. And ito yung nabunot natin. Tagpasin ko lang siya dito. Tapos turos uli natin para pakinabangan uli. Tignan nyo po mga kapudi. Daming suso. Ayan. Alam po po kinakain nyo ng mga iba. Ibang tao. Ayan. Pero kailangan muna ay ibiyay. Ibig sabihin ibiyay ay hayaan muna natin siyang sumuka ng kinain niya sa tubig. Ayan. Kung ilang araw, siguro dalawang araw mas maganda. Ayan po. Kita nyo po yan. Ayun yung kabilang fish pan ng sa magkakapatid po yan. Kaya nanay, kay mamita, sa atin nila, kitito Obet, ayan. Kitita Ellen, kitita Eta, kitita Ne, kitita Uliet. Sino pa ba? So ito po yung kamoting kahoy. Ayan, tatanim uli natin. Ito yung mga malunggay. Itutulos uli doon. Tutulos, itutusok. Yun, mas maganda po sa medyo sulok-sulok. Maganda po kasi yung tanim ay nakapaikot lang muna. Tapos, dito sa isang tumpok, puro talong. Dito, puro sili. Para po nakapalibot. Ito po, tinanim na ni Mister yung isang malunggay. Ayun pa. Tapos ito, total lang dito naman po yung mga kamoting kahoy na iba. Dito ko na rin po itutulos para magkakasama sila. Ito naman ay madaling yung tumubo. Tutok lang natin. So ayan mga kapudi, ang update natin sa ating hinahawa na mini farm. Hopefully update ko po uli kayo sa mga susunod na araw. Sana patuloy kayo sumubaybay. Ayan, hanggang dito lang po mga kapudi. Don't forget to like, share, subscribe and ring the notification bell. Mag-ingat po tayo. Mag-alcohol at lagi po sinasabi mag-face mask. God bless po sa lahat. Bye-bye po.